Welcome sa Makwento TV. Nandito kami, sama ko yung mga anak ko. Mag-share kami ng Words of God. Yes. Tulad niyo sa God. Sa panahon ngayon, tsaka yung naranasan ko na hindi na ako mamatay sa hospital. Gusto kong i-share na mahalaga ang buhay ng tao. Whatever na mangyari sa iyo, na just in case na lahat naman tayo mamatay, mamatay ka, alam mo kung saan ka pupunta kapag tinanggap mo si Lord Jesus Christ sa puso mo. Yes, Lord Jesus Christ is the best. Sino ba si Jesus Christ? Lord God and Savior. Lord God and Savior. Very good. Lord God and Savior. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Kung sinong manampalataya, tumanggap ng buong puso, buong lakas, espiritu at katotohanan sa Panginoon sa Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang ang tanging daan, sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, lahat tayo, may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang tayong iniisip na way para maligtas. Pero ang sinasabi sa salita ng Diyos ay si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So, bakit kailangan natin tanggapin si Lord Jesus Christ? Kasi para ang buhay at ano, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Very good. Amen. Hallelujah. Very good. So, sabi naman sa Romans 10:9 na kung ipapahayag na yung mga labi na si Jesus Cristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at binuhay ng Ama at ika'y sumampalataya ng iyong puso sa pagpamagitan ng mga labi mo, ipapahayag mo yun, mailigtas ka. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta na naniniwala ka lang, kailangan galing sa puso mo, sa buhay mo. Ngayon, sa mga naranasan ko ngayon, eto, mahina pa yung katawan ko dahil galing ako sa sakit, pero hindi ako nalulungkot. Kasi ano eh, kasama natin ang Diyos. Amen. Tsaka, alam ko yung pangako ng Diyos na eto, temporary life lang natin to. Ito just, this is just a test. Babalik siya, papalitan tayo ng katawan na walang kasiraan. Yun ang pinangahawakan ko. At yung mga yaman sa mundo, napakapalad ng mga tao na gumagawa ng mabuting bagay, na ginagawa nilang pagtulong, na pag-share sa mga nangailangan, yung yaman nila, pinag-glorify nila yung Diyos. Tsaka yung pagtulong talaga nila eh, nasa puso nila yung Diyos. Dahil sa pagbalik ng Panginoon Diyos, ni Lord Jesus Christ, i-reward sila batay sa faith nila at sa mga ginawa nila dahil sa pananampalataya nila. Kasi sa mga pag-aatong ito, hindi, Lord Jesus Christ, alam ko, hindi lahat ng tao eh, ganun kadaling tatanggap sa Panginoon dahil sa kanya-kanyang paniniwala. Pero, kailangan natanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang sarili ng tagapagligtas at Panginoong Diyos. Di ba mga anak? Yes po! So, nawa, makapagbigay ako ng kaliwanagan sa mga tao, kahit simpleng pamamaraan lang, di ako mayaman. Ako'y nabubuhay ngayon sa tulong ng mga mabubuting kalooban ng aking mga kapatid at ng mga tao sa kalooban pa rin ng Diyos. At si Mama din. Nawa, pagpalain sila ng yung mga kapatid din ni Mama. Yes. In due time, they will reap what they sow. So, nawa, subscribe. Click nyo po yung subscribe button and click the website. Notification bell po. Para susunod naming vlog ng anak ko. Boy, thank you. Bye. God bless po.